Okay, Balitang Pasig yan. Live tayo ngayon dito sa may barangay Palapoy, Pasig City. Dito sa may Villatech, merong anim na na-aresto, no? Sa drug boy bus operation, kasama natin ang mga kapulisan. At alamin pa natin kung ano yung mga further information pa, no? Pero merong anim na na-aresto dahil sa drug-related, no? Ano to? Drug boy bus operation. Right? Okay, mga ini-inventory pa yung loob. Ayan, breaking news po ito, Balitang Pasig, no? Ayan, pa-share man ako ng live natin yung Balitang Pasig. Sir, okay na ba? Pwede nang, hindi pa. Ini-inventory pa yung loob, no? Yung lugar kung saan nahuli, no? Yung anim ba, Rally? Anim. Okay. Ayan. Andun yung dalawa, no? Ayun. Ayan. Hinihintay lamang natin yung mga otoridad, no? Para ma-confirm na o para matapos na yung inventory. Pag-inventory nila. Ayan. Pasara ako ng live natin yan. Balitang Pasig. Breaking news po ito. Anim na katao, no? Yung nahuli ng ating kapulisan sa isang by bus operation dito sa Villatech, barangay Palatio, Pasig City. Okay, papasukin natin mamaya itong barong-barong na ito. Ayan. Wala tayong comment kanina. Wala bang nagko-comment? O mahina lang ang internet. Pa-share ako ng live natin ngayong Balitang Pasig. Breaking news ko. Ulitin ko para sa mga kakatsungin lang. Merong anim na na-aresto sa isang drug boy bus operation dito sa may Villatech, Palatio. Ang araw natin ngayon ay September 16, alas 5 eksakto ng umaga. Palatio, kung saan na anim katao ang nahuli ng mga otoridad ng ating PDEA o Philippine Drug Enforcement Unit. At dito silang apat, isang babae at tatlong lalaki. Pero doon ayan, ayan sila, kung makikita nyo. Mayroon pang dalawang lalaki doon. Ayan, ito to yung mga nahuli. Ramo, pinagkikinala ang shabu, no? So mamaya alamin natin kung ano ang detalye pa, karagdagang detalye. Ayan. Sa ginagawang inventaryo ng ating mga PDEA. Alright, so iyan sila, apat na lalaki at isang babae. At dito sa labas ay meron pang dalawang lalaki. Kawa ka mo, Kerali. Ilo mo. Kabilang ang isang babae. Villa Monique naman daw, sunod sa ni Angel. Meron ditong dalawa, no? Meron ditong dalawa rin na kasama doon sa mga na operate, no, ng ating kapulisan dito sa Villatech, Barangay Palatio, Pasig City. Yan po, makikita nyo yung mga na-aresto, no? Sa drug boy bus operation dito sa Villatech. Tatlo lalaki dito sa loob ng barong-barong at mayroon pa isang babae, so apat sila. Right, at yung dalawang lalaki ay nandoon sa labas kanina, nakita natin sila.
Ayan, pasyal ako ng live natin yung balitang Pasig. Umiiyak na yung ilan sa mga yung babae na nahuli, no? Nahuli yan ng Shabu. Ayan, breaking news po ito, balitang Pasig. Dito po ulit yan sa Mevilla Tech, Barangay Palatiu, Pasig City. At ngayon po ay September 16, 2021. Ang oras natin ay alas 5 pasado ng hapon. Maghihintay tayo dito sa labas, no, ng update kung ano yung kalabasan nung ginagawa nilang pag-i-inventory, no. Ulitin ko, yung dalawa nandito, yung dalawa ayun, yung dalawa ayun, yung iba pong mga detalye, ayun yung dalawa, Nicolo Sanchez Timbog. Ayun, oh, natimbog talaga, sir. Ito ay pamilyadong babae. Meron po siya na maiiwan ng 5 anak. Sayap mo lang. Para sa ating mga viewers. Ayan, pasyara ko ng live natin ngayon, Balitang Pasig. Barangay Palatiu. Particular sa anong lugar? Villa Tech. Villa Tech, Pasig. Mga kapasigenyo. Ayan. Totoo siya. Nasa huli talaga ang pag-sisisi. Pinasok kami rito, bali pinasok kami sa loob eh. Oo, tapos? Ano kami ng pamangkin ko, gumagawa kami ng cellphone. Hmm. Pinasok ko kami doon sa loob. Oh, nahulihan ka ba? Nahulihan wala ka? Ho. Wala? Wala po, gumagawa po ako ng cellphone eh. O bakit hinuli ka? Hindi ko nga po alam sa kanila kung bakit po. Meron po kasi picture, ngayon natin doon, nandun ako sa picture. Hmm. Bali reklamo po kami siguro ng mga kapitbahay po na. Siguro mga pasaway. Hindi naman po kami tutulak eh. Mm-hmm. Pero ako po, ganun naman po sa kabilang bahay pa po, doon po sa girlfriend ko. Doon ako dinampot po, wala rin po nakuha po sa akin. Walang nakuha sa inyo? Pinasok po ako sa bahay namin, sa loob. Ano yung substance doon? Siya po doon? Dito po sa kabilang bahay, itong bahay po nito yung galing. Eh. Okay. Kaya nagtataka ko kung bakit nagkagana pati kami, napasama yan ng ganito eh. Mag-ano po kayo, sir? Magtiyo? Magkapit-bahay lang po. Dito po ang bahay ko sa kabila. Diyan po kami pinasok. Mm-hmm. Yung pamangkin ko. Nakakita naman nila nung gumagawa ko ng cellphone eh. Mm-hmm. Kaso po, may picture na po. Yung picture ay, pinakita. Yung ano nyo, yung mukha nyo nandun sa picture. Oo, yung mga Andro yata, yung mga mood. Pero taka ako, ba't pati ako, ito na, Pero sinasabi nyo nga po, hindi po kayo gumagamit ng ilegal. Gumagamit po kami, pero hindi po yung matindi na tutulak ng ganun, hindi po eh. Minsan lang po akong gumagamit. Kailan po yung huling gamit nyo? Yung mga lawa lang po. Kayo po? Kayo, sir. Kahapon po ako. Pero madalang so, po. Saminado kayo na gumagamit kayo? Opo, ano po. Pero hindi kayo nagtutulak? Pero hindi po kami nagtutulak. Kaya nagtataka nga po ako, ba't pinasok kami sa loob ng bahay. Mm-hmm. Bahay ko. Nakita naman ng mga polis, binagagawa ako ng sento. Mm-hmm. Tapos pagdating dito, pinasok po kami sa loob. Mm-hmm. So yung mga nakikita natin mga droga doon sa loob ay hindi po namin alam po yun. Tapos, pero meron doon, ano? Pinapasok lang po kami doon. Dito sa loob nito nga bahay. May bari. Nagkahanaan niyo yung babae doon sa loob? Pamangkin ko yun eh. Diba ko, ba't pati yun nakasama? Iyak na. Ilan ba anak niya, sir? 5 anak yun, pamangkin ko. Pero hindi yun gumagamit? Hindi ko, sabi niya, gumagamit yun nung nakaraan pang linggo. Pagkabi po na may pumapasyal sa kanya dyan na pisan niya. Yun ang alam ko lang, pero hindi ko po alam na gumagamit yung pamangkin ko na yun. Sana yung girlfriend niyo, sir, makapagpapatotoo ba yun na wala kang nahulihan sa inyo? Ayaw na lang po siya yung dami, pero okay. Doon po ako na. Hinuli?
Ito po. Pero aminado po involved po sa ano. Pero hindi po nagbebenta. Gumagamit po ako. Oo, gumagamit lang po. Pero nakakapagtaka naman, nasa loob ng bahay ako pinasok kami dalawa eh. Nakita naman yung gumagawa ko ng sale. Ito lang pa yung person. Medyo distance na tayo. Medyo didistansya na tayo. Positive buya, kaya hiniwalay dito ako. Kaya hiniwalay sa COVID. Kanina ko pa sinasabi sa iyo. Ayan, yung dalawa pala, yung dalawa nag-positive sa antigen test, no? Ayan. Yun yung maniwala sa akin. Sabi ko kanina. Kaya pala sa nag-positive sa COVID. Okay. Ayan, medyo didistansya na lang tayo, no? Ayan. Kaya pala nakahiwalay sila kanina. Kanina ko pa sinasabi sa inyo. Ilang babae ito? Dalawa? Yung nasa dulo po, lalaki pala. Alcohol ba kayo? Dala? Alcohol kayo dala? Alcohol kayo dala? Hi, time to pick Kai. Kevin. Kai. Kai. Depende. Nakikita ninyo ay pagpirma no bilang witness ng ating barangay tanod at ng miyembro ng media upang bilang pagsunod no sa sinasaad ng batas na kailangan merong maging saksi sa isinagawang inventaryo ng ating mga PDEA, ng ating mga kapulisan. Okay, inulit natin. Anim katao ang hinuli ng ating mga otoridad sa ilalim ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA. At mamaya ay aalamin natin kung gaano karami itong nakuha sa kanilang mga ilegal nagbabawal na gamot. At kasalang ko yan pang pinatapos itong inventaryo upang malaman natin kung ilang gramo sa kabuuan ang nakuha sa kanila. At ito ang miyembro ng media natin na kaibigan siya ang mag-witness sa ganitong mga operation. Ayan po, balitang Pasig. Ganun din sa ayun yung total. Ayun yung karamihan ng mga nakuha sa kanila. Operation. Ayan o. Kurali. Ay, sabit. Ayun. Nililigpit na po. Dahil tapos na yung pag-inventory. Ayan. Share ako ng live natin, Balitang Pasig. Balitin ko sa kaka-tune in lang, nandito tayo sa may Villatec, Barangay Palati, Pasig City, para sa isang drug buybust operation, kasama ang PDEA. No? At merong na-arrest ng anim, no, na katao, na involved sa
hinihinala ang Shabu, no? Ayan, may isa pang babae kung saan meron siyang anak na lima. Ito, kawawa naman ito. Pero, no? Talagang lahat sila gumagamit. Okay. Isa natin, no? Patot na itong General Inventory ng Philippine Drug Enforcement Unit. At sila. Ayan. Okay, tapos na yung kanilang inventory na, ng PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency. At isasakay na sila doon sa sasakyan. Okay? Ito na. Kung may term masyo gawa, may video ka ng baka blanco, baka magkaroon ng problema. Hindi, malayo, malayo. Ito na sila, Balitang Pasig. Ayan. Share ako ng live ngayon, Balitang Pasig, pa-share ako ng live. Ayan, si ate, iyak ng iyak. Ayan. Ayan. Yun. Yun po. Ayan sila. Ayan sila lahat, Balitang Pasig, kitang-kita na. Mas maliwanag na. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ayan, anim silang lahat. Sa anim na ito, isang babae. Ayan, sa anim, isa yung babae. Tapos lima, lalaki. Ayan. So ito ay itatransport na sila. Ayan, Balitang Pasig. Share ko ng live natin yan, Balitang Pasig. Ayan. Ayan, nag-iiyak na yung babae. Dahil nga nahulihan siya dito sa lugar nito. Okay. Pwede tayo dyan. Paano ba hawak mo? Palit tayo, Pogi. Yan. Oo, lima pa anak. Lima pa anak, kaya iyak ng iyak si ate. Kawawa naman yung kanyang limang anak. Ayan, hindi na pasig. Pashare pa ako ng mga... Yan, Titak Ayel, dito po yan sa may Villatec, Palatiu, Pasig City. Barangay Palatiu, Pasig City, Villatec po. Malapit po ito sa Palatiu, Bilog. Kapitan Bobot Guevara. Ayan, nandito si Kap Bobot Guevara. Ito, sino to? Ha? Nandun sa bahay ng girlfriend ko. Pati ikaw? Sino to? Sino to? Kenneth? Oh. Alam niya naman ang kampanya ng droga, hindi naman titigil. No, lagi naman kayo pinapaalalaan. Ito po si Kap Bobot Guevara, no? Barangay Captain ng Palatiu Pasig City. Barangay Palatiu Pasig City. Ano yata gustong pumigil, ayan. Ito, warning sa mga ayaw magsitigil sa droga, no? At kami naman, nagbibigay ng pagkakataon, magbago sila, gumagawa kami ng mga programa, kaya lang siyempre, nasa may katawan yung pagbabago eh. Kahit anong gawin ng pamahalaan, kung may katawan, eh hindi magbabago, wala tayong mangyayari. Kaya nananawagan tayo sa lahat ng na-involved o sa lahat ng mga nandiyan sa bisyo ng droga na yan, eh tigil na po tayo, wala tayong mapapala dyan. Pandemya na nga, droga pa ay natupag. Ha? Sir, Kap, pinapakita lang nito na matindi pa rin yung laban natin kontra droga. Opo, opo, opo. Hindi naman po tumitigil ang barangay, ang city government, ang national government, hindi po tumitigil. Talagang tuloy-tuloy lang po ang pagsugpo natin tungkol sa illegal na droga. Ano pong mensahe ninyo sa patuloy pa rin gumagawa ng ganitong klaseng kalakaran? Ayun, tumigil na, tumigil na. Tumigil na kasi hindi natin alam na may nagmamatsyag sa inyo. Lahat kayo na mga na-involve sa droga, hindi kami tumitigil. Ha? Kami, patuloy kami na nagmamatsyag at ini-encourage kayo na tumigil na kayo at pagka kayo inahuli ng ating mga otoridad, wala kami magagawa sa inyo talaga. Meron na bang mga blatter ito sa barangay? Iba, mga nasa watches po yan. Iba. Mga nasa watches, yung iba, mga surrendering natin. Ayoko nang banggitin kung sino-sino. Pero nasa watches po yung mga yan. Pero hindi pa rin sila talaga tumigil, Kap? Ayaw, ayaw eh. Mahirap pagsabihan eh.
Talagang ang tao na ayaw tumigil, walang pupuntahan niya kundi yung kulungan. Wala tayong magagawa sa kanila. Lahat ng effort ginawa natin, ang barangay, ang city, PNP, PIDEA, pero sabi ko nga kanina, nasa may katawan yung bagay na yan. Okay, maraming salamat. Oh, ay, napapasalamat din tayo sa PIDEA, sa Pasig Police, sa Eastern, kay Kagawad Chester na narito kanina, na nauna sa venue natin kasi galing po tayo sa isang meeting natin. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan po si Kap Robert Guevara ng Barangay Palatiw, Pasig City, no? Inimbitahan lang po kami sa bahay, sabi for surrender, tapos ganun po yung nangyari. Hindi po kami dito sa loob inuha, ako po sa loob po ng bahay namin. Sir, gumagamit po ba kayo, sir? Gumagamit pero hindi po nagtutulak. Okay. Sir, kayo naman, sir. Sa amin yan. Opo, aminado po ako pero sa pagbibenta po, hindi po. Ah, hindi kayo involved. Kaya nagulat lang po kami, bakit ganyan po yung ginawa. Ma'am. And? Okay. Ito to. Ayan, okay. Dali na sila dun sa sasakyan, no? Ng ating kapulisan. Ayan. Ayan. Okay. Ayan na po. Dinadala na sila. Mga PIDEA at Pasig Police. Lahat sila, no? Lahat sila ay aminado na gumagamit. At yung mga ilan, kahapon lang, nung nakaraang araw lang gumamit. At ayan. Ayan po. Ayan, Balitang Pasig. Ayan po, PIDEA. Ayan. 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 Ayan po, yung talagang matibay na mensahe, no, ng PIDEA at ng kapulisan at na rin ng mga barangay, no, na iwasan na natin yung paggamit ng droga dahil nga ang kakauwian lamang natin, no, ay yung kulungan. Ayan. Okay. Po. Ayun, umalis na sila, sira kayo na. Yan ang mangyayari, no? Sa mga talaga hindi ano, nakikinig sa mga otoridad. Yan po ang ating report dito sa May Villa Tech, Barangay Palatiw, Pasig City. Ako po ang inyong host, si Jay Cho. To God be the glory. Balitang may puso, Balitang Pasig.